COVID-19. Ito po yung coronavirus. Dahil sa ngayon po, apektado na ang 33 bansa. My goodness! 2,000 mahigit na po ang namamatay at patuloy po na umaakyat ang bilang na yan. Kaya doon sa Italy, ilang bayan na po ang nag-lockdown. Ibig sabihin yan, engineer, walang pwedeng pumasok, walang pwedeng lumabas. What the hell? Ang Kuwait din ay ipinagbabawal na ang mga biyahe ng eroplano papunta at pabalik ng Hong Kong, Macau, China, South Korea. Pinagbabawal na ho. At ang South Korea ho ngayon ay nasa emergency. Dahil after China, sila ang may pinakamataas na bilang ng mga COVID-19 patients. Sus Mario, sir. Aha. Pero dito po sa atin, awa ng Panginoon Diyos. Siguro talagang matindi lang ho tayo magdasal bayan. Wala pa naman po Pilipino na dito ha, naapektuhan. Yung mga nagkasakit ay mga nasa cruise line o cruise ship na nandyan sa Japan yung apektado. Okay. By the way, yung mga galing dyan sa Diamond Princess ay naibaba na po kahapon at nandyan na po sila ngayon sa Athletes Village. Kagabi ho sila dumating at kaagad na idiniretso po dyan sa may Kapas Tarlac. Ayan, yung mga litrato nila. Na welcome, wini-welcome ho sila pero diretso ho sila for quarantine doon po sa Clark, sa Kapas Tarlac. Yan po yung latest actually bayan patungkol po dyan sa coronavirus or COVID-19. Sa mga Katoliko ho dyan, Ash Wednesday po ngayon. Ito po ginugunitan natin yung paglalagay ng abo sa noo ng mga Katoliko bilang tanda na tayo ay galing sa abo. Okay? Pero bago po, ayan ang video natin ho ngayon, hindi na inilalagay sa noo. Pinapataka na lamang yung abo sa bumbunan. Kasi nga, dahil po dyan sa tinatawag na COVID-19, binago po yan. Maraming pagbabago po ang simbahang Katolika. Kagaya ho niyan, Ash Wednesday na yan. Dapat ho sa noo nilalagay yan. Ayan na lang, sa ulo ilalagay yan. Alright? Para maiwas. Wala na ho yan ganun, nilalagay. Wala na ho. Dati ho yan. Yan ang nakaraan. Nakaraan yan, Maiko. Oo. Yung, imbis kasi ipahid sa noo. Ayan, inuutos na. Ha? Naglalagay pa rin sa noo. Pero yung utos kasi ng CBCP na ibudbud na lang sa ulo. Anyway, siguro baka hindi pa nakarating sa na-disseminate sa ilang mga simbahan. Isa pang pagbabago ho dyan sa mga Katoliko, pagtanggap po ng komunyon, bawal na ho yung inilalagay po ng pare o ng lay minister yung komunyon, yung ostya sa dila dahil sa coronavirus. Inilalagay na lang ho sa daliri ng tao. Sa palad po ng mga deboto. At pangatlo ho, ngayon daw Biyernes Santo, yung pagpahalik po sa krus, ay wala na ho yun ngayon. Daimtim ka na lang magdasal sa harap ng krus. Yan po yung mga pagbabago. Kaya wag ho kayo magulat. Kaya maraming kababayan natin, akala nila, inaantay nila, nalagyan sila ng krus sa noon ng abo. Binubudbud na lang nung pari o nung lay minister yung abo sa ulo. Yan po yung pagbabago. Isa po sa mga pag-uusapan din ho natin yan. Tatawagin ho natin ang simbahan ng Katolika. Today is Wednesday, February 26, 2020. Bayan. Update ho muna tayo dito po sa COVID-19. Yung official name po ng coronavirus. So far, bayan, 2,764 na po ang patay. Sa numero na yan, 2,764, 2,715 ang galing po sa China. There are 80,997 ang apektado na o may sakit na COVID-19 sa 42 na bansa. Wala pong pinipili ito, first world, second world, third world countries.
Dahil meron po na po sa Amerika, Europa, my Italy. Goodness. Hindi lang po sa mahihirap na bansa kagaya natin, lahat po ay apektado nito. Sa South Korea din, nagdeklara na ho sila ng national emergency. At ang sa Europe, ang may pinakamataas na apektado ng COVID-19 ay ang bansang Italia. Kung kaya ibang ilang bayan po doon at ilang lungsod ay ni-lockdown na, ibig sabihin hindi pwedeng makalabas sa mga tao o makapasok ang mga tao sa lugar na yon. Ang Kuwait naman, ni-lockdown nyo na rin ho sa mga flight na galing at papunta ng China, Hong Kong, Macau, South Korea, ipinagbawal na rin ho ng Kuwait. Makibalita ho muna tayo kay Ambassador Chito Santa Romana, ang Philippine Ambassador to China. Magandang umaga, Ambassador Santa Romana, sir. Ambassador. Magandang umaga din, Erwin. Opo. Sir, hingi lang po ako ng update. Kumusta na po yung mga kababayan natin dyan, ng mga Pilipino. So far, how are they doing, sir? Ang sitwasyon ngayon sa China ay ganito, no? Yung pangkalanan situation, bukod sa Wuhan at Hubei, yung mga probinsya sa labas ng Hubei ay humuhusay na, na kumukunti yung bagong kaso na nako-confirm ng infection. Sa Hubei, meron ding silang pag-unlad, no? Na hindi na kasi dami ng dati yung mga bagong kaso. Pero madami pa rin na lumalabas, nasa ospital, pero madami din na gumagaling. Maganda balita sa atin. Apo. Ang balita ko, sir, Ambassador, sir, kumakasingit lamang, mukhang ang good news dito ay gumagaling, yes, naman na raw. Yung mga nagtinatamaan nito ay gumagaling na, Ambassador, sir. Yes, yes. Yung numero ng gumagaling, mas madami na doon sa numero ng mga bagong kaso na natutuklasan. No? Uh-huh. Pero ang mas maganda pang balita, wala pa ring Pinoy sa aming balita na na-infect ng COVID-19, no? So sana ay ganito ang manatiling kondisyon. Pero may paghahanda rin na kung meron mang Pinoy o ibang dayuhan, no, meron mga specialized hospitals na nakalagay sa advisory ng embassy kung saan pupunta para magpatingin, no? Bukod diyan, kung halimbawa ito sa Beijing mismo, no? Nagkakaroon na ng konting traffic, walang tao halos sa kalye kasi ang mga tao nasa loob, uh-huh, ng bahay. Uh-huh. Ngayon ang sitwasyon ngayon ganun pa rin, no? Uh-huh. Pero unti-unting bumabalik sa trabaho, no? Uh-huh. Yung sa restaurant, sa iba't ibang work unit, no? Uh-huh. Karamihan pa rin ang advisory ay as much as possible work from home kung makakaya. Pero nag-uumpisa na kaya short-term work dito mismo sa embassy ay kung walang kailangan gawin sa opisina, umuwi na, no? Gawin lang yung kailangan gawin sa opisina. Ganun din ang nangyayari sa iba't ibang work units. Kaya unti-unting nagbubukas yung tindahan, restaurant. Ayaw pa rin nilang tumanggap na madaming tao sa restaurant. Kung tatlo lang kayo, no, pwede. Kung madami kayo, isang malaking grupo, ay, hindi ba yun pinapayagan sa ngayon? At saka, ini-inspeksyon sa bawat community, no? Kasi ano dito, mga compound, uh-huh, na mga kumbaga sa ano, parang residential compounds, uh-huh, ay chine-check pa rin lahat ng pumapasok at lumalabas. Ayan. At tinitingnan ang temperatura. Tapos, hindi, kung galing ka, kung hindi ka nakatira doon, ay hindi ka basta makakapasok. Mm-hmm, mm-hmm. Kung nagde-deliver ka ng tubig o ng pagkain, doon ka sa labas, mm-hmm, kailangan bumaba yung may-ari o dadarin ng security sa unit ng pagdapat pagdalaan para, ayan, hindi nagkakaroon ng masyadong interaction ng mga taong hindi taga-roon, no?
Katunayan, yung WHO, kagagaling lang dito sa China, nagkaroon sila ng press conference the other night. Sabi nila, kumbaga sa ano, we have achieved a turnaround, no? Parang humuhusay na ang kondisyon, pero seryoso pa rin. Hindi pa rin natin masasabi na, kung, ano na, kailangan pa rin mag-ingat. Pero yung strategy ng containment, tsaka yung quarantine, ay ngayon, ay makikita natin na mayroong mahusay na resulta. Ang problema lang nga, nakalabas na yung virus sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yes. So, ay nasana ang China, para noon yung ganun ding strategy magawa nila. Mm-hmm. Of course, mas mahirap sa minsan sa labas kasi kung demokrasya. Hindi kasi, dito kasi sa China, pagka sinabi ng gobyerno at pinatupad, may political will, malakas, outside, iba-ibang klase to siya. Kaya yun ang problema natin ngayon. Okay. Nakalabas na yung virus, kumalat na, paano ngayon maagapan din yan? Dito sa China ngayon, so meron ng initial positive results in terms of containing the virus, particularly sa major cities, Beijing, Shanghai, Guangzhou, yung mga iba't-ibang probinsya, nagkakaroon na sila ng calibrated lowering of the emergency level or yung emergency alert. So, pero patuloy pa rin, kasi ang epicenter sa Wuhan, patuloy pa rin. Kasi madami pa rin mga may sakit doon, marami pa rin kailangan na yung nandun nakabuhos. Yung attention, yung medical resources, food supply, at iba't ibang kagamitan. All right. Ambassador Chito Santa Romana, Philippine Ambassador to China. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Ingat po kayo dyan. Amba. Ingat din, Erwin. Salamat din. Thank you po, sir. Thank you.